Hello and welcome back to my channel, Maestro Edgar, minsan teacher, madalas IT tech support dito sa paaralang elementarya ng Molino. Let's go! Sundan lang po natin ang tutorial video na makikita dito. Una po ay gagamit tayo ng takeout.google.com. I-type lang po natin yan sa ating browser. Okay, at ang pangalawa po natin gagamitin ay ang mover.ai. So i-type rin po natin sa panibagong tab ng ating browser. Ito po yung dalawang site na gagamitin natin para makapag-transfer tayo ng ating mga files from Google to OneDrive. Okay po. So ngayon po simulan po natin sa Google Takeout. Una po, i-deselect po yung mga nakaselect dyan at hanapin po natin sa ibaba ang drive. Okay, hanapin po natin yung nais po nating backupan. Okay, this one. So ito po yung nais nating gawan ng backup. So check lang po natin yung drive. Next po niyan ay scroll down lang po natin at i-check po o click po natin ang next step. At pagkatapos po nun, sundan nyo lang po nasa screen. Ayan, send download link via email or kung gusto nyo naman ay yung ibang selection din, ibang option. Naka-zip, sundan nyo lang po at you can create report. Ayan, so dapat po may click po natin yung create report. Ayan. So, sundan nyo lang po yung nandun na makikita sa itaas kanina. Your account, your data, export the copy content in your Google account to back it up. Ayan, ibig sabihin, ina-export na po yung ating file, yung ating backup. Ayan. So, ngayon, ay pupunta po tayo sa takeout na dito sa mover.io. Okay, click lang po natin yan, i-type lang po natin sa ating browser at ito po ang lalabas sa kanya. So, login lang po tayo to mover. So, make sure lang po na meron po tayong R4A sa mga teachers. Ano po? Yung R4A po. Ayan. So, yun po yung ating gagamitin para ma-transfer mo natin ang ating mga files sa OneDrive. So, ngayon meron po akong account dito. Ayan po, R4A po siya. So, ilalagay ko lang po siya. Sign lang po tayo gamit ang Microsoft account natin. Ayan. So, ito po yung process kung paano siya mag-transfer. So, mapapansin nyo po, meron po tayong dalawang ano dyan, step. Step 1, select sources. Ibig sabihin, dito po yung panggagalingan ng ating files. So, ibig sabihin, ang pipiliin, dapat po ma-authorize natin yung ating, yung panggagalingan ng files. Okay, ibig sabihin, galing siya sa Google Drive. So, step, ayan. So, una pong gagawin, authorize po muna natin. So, i-back po muna natin. Ayan. So, dito po muna tayo sa step 1. Select source. Or, source lang po, ayan. Okay. So, ngayon po, dahil po ako yung nakapag-authorize na, i-connect ko na lang po siya. Kung hindi pa naman po, punta po tayo dun sa authorize new connector. Ayan, click lang po natin yung authorize new connector. Ito din po yung authorize, yung Google Drive, single user. So, yun na po yung lumabas sa kanya. Ayan na po yun. So, maaari nyo pong i-click yun. Sige po, i-click po natin. Then, authorize po natin. Ayan, i-click lang po natin yung authorize. Ayan. So, once click po, re-require po kayo ni Google na i-login ang okay, authorize lang po natin. Re-require po kayo ni Google na i-login ang inyong DepEd account. Ayan. Kung, so, ngayon, ito pong ginamit kong account. Yung ginamit nyo pong account, nag-nais nyo yung backupan papunta sa OneDrive. Yun po ang ating i-login. Ayan. Para kung ma-authorize siya at ma-connect po natin mamaya kay Google. Ay, dun kay OneDrive. Ayan po. I-allow lang po natin yung mga lumalabas dyan. Next po niyan, so wait lang po natin at yan po, after authorization, lalabas po lahat ng files ninyo na galing sa Google Drive. Ayan, kay DepEd, Google Drive. So, loading po siya. So, kung ano po yung mga files na makikita doon, ay yan po ang mag-a-appear dito sa select, step number 1, sa sources, yung panggagalingan niya. Ayan po, so marami na pong account folders o files ang nakasave sa aking OneDrive. Ngayon po, i-authorize natin yung destination. Sa destination naman po, ito yung pang ito naman yung patutunguhan. Okay, so since ang pipiliin natin dito ay yung OneDrive, ayan, from Google Drive to OneDrive, i-authorize din natin si ang ating connector. So OneDrive, click lang po natin yon, single user, and ilagin din po natin yung ating OneDrive account. So dito po ang aking account ay yan. Okay, so yung R4A ko po, then yung password ko po, nilagay ko po, ilagin lang po natin. O yan, nakalimutan ko na po yung password. Okay, pinalitan ko na ata. Okay, so yan.
So ilagay lang po natin yung ating yung account natin, ang R4 ID to, yung email at saka yung password. So once tama po yung ating pagka-input, okay, yes lang po natin, tuloy-tuloy lang po natin. At antayin lang po natin yung yung magdo-loading. Okay, so yung destination po, once na nailagay na po natin yung destination, yung OneDrive, napansin niyo po yung kulay blue, that is OneDrive. Yung kulay, yung triangle, yung yellow, green, and blue, that is Google Drive. So yung source, importante po dito, yung pinanggalingan ng files at yung pagtutunguhan o pupuntahang files. Yan po, dapat po na ma-set up po muna natin yung ma-login. Ngayon po, you can start copying. Click, ang pinaka-last part po ay start transferring. So kung malaki po ang files na pinanggalingan ng ating files, mas matagal po ang copying, syempre. Kung maliit lang naman po, kakaunti ang ating files sa Google Drive, papunta sa OneDrive, mas mabilis po ang copying. So since dito ay nakapag-copy na po ako at nai-transfer ko na po ang mga files ko, ay kakaunti na lang po yung nai-copy ko dyan. Okay, so actually ang mga files ko dyan ay nailagay sa OneDrive ay more than 100 gig na. Ayan, so ibig sabihin, yun yung kanyang nai-transfer o na-merge from Google Drive to OneDrive. So ayan po, ito po yung aking OneDrive. So mapapansin po, nandito na po lahat ng files na kinopya ko before. Ayan, yan po siya. So dyan po siya papasok sa ating r4a-1.depth.gov.ph, yung ating 365 account. Okay, so yan po. So, minsan na maaabot pa ako kung sobrang laki, sobrang tagal po talaga ng copy niyan. Ang merging, ayan, mini-merge po niya yung lahat ng files from Google Drive to OneDrive. Ayan, antayin lang po natin matapos ito. Mayroon naman po mga messages yan dyan. Kung natapos na bang copyhin or complete na, kung may mga error pa, so dyan makikita yan. So dito running po siya, nagta-transfer yung mga files o yung ibang files na hindi ko na-copy before. But yung mga folder ay na-copy ko na po siya. Ayan, so dito waiting na lang po ang aantayin natin. So ito ay pinas forward ko na lang po siya para po may pakita na sa inyo kung paano po nangyayari sa transferring ng ating files or merging ng ating files from Google Drive to OneDrive. Ayan po. So kompleto po lahat ng files ninyo na galing sa Drive ay may ta-transfer po siya dito. So ito po ginawa ko na before pa maglabas ang DepEd ng notice about sa paggamit ng ating Google Workplace, yung mga Drive. Ayan, so dahil nga sa mahihinto na o titigil na maging read-only na lang yung ating mga files, kaya ginawa ko na po ito beforehand. Ayan, bago pa nila i-deactivate ang DepEd meeting. Ayan, bago pa hindi ma-access. That's a wrap for today's tutorial. We hope you found this video helpful in or merging your DepEd Google Drive to OneDrive. If you have any questions or need further assistance, feel free to leave a comment below. Don't forget to like, subscribe, or share na rin para sa mga susunod pang video. Thanks for watching and we'll see you in the next video.